Okay, kasi ang sabi ng NBI, sinerve nila yung warrant sa'yo so for violation ng ano, optometry law na final sa Baguio. Sabi. Yun nga, at meron nga tayong visit order din yan. Anong ibig sabihin nun? Yan ay may visit order na. Yan nung violation of anti-optometry law, dinamanda ko tayo ng mga optical clinic sa Baguio dahil sila ho'y walang kinikita. At tayo'y nagbibigay ng libreng salamin sa mga tao. 2,000 ped pa ho yan. Bakit doon kayo kinusunan, sir? Wala nga ho silang kinikita. Anong kinalaman mo doon? Ako ho ang namimigay ng libreng salamin. Are you related to the market? It is a privilege to me. Yan lang po ang masasabi. Why are you in the Marcos? I am a Marcos. My name is a Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. She is the one who gave me the life. In Cagayan. Yes, you can go there. No question about being me being Marcos. I'm a Marcos. Careful not to be there. Your mother has died already. No. Remedios Antonio. The name of your mother, right? Yes. That is. They remind you of the of your rights. You have been apprised by the agents during the course of the arrest, and you are assisted by your counsel. Yes, sir. So, see you in the court. I will. Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint. May complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake accounts. Ngayon, sabi niya, sir, meron kong warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 ho yan sa Baguio. Optometrist. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check-up, libreng salamin sa mata. At yan ho'y tuloy-tuloy kong ginagawa tatlong beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBA ngayon para pagkumparehin yung disease order noong 2014 at saka yung warrant of arrest noong 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko, sige, mag-bail na lang muli ako para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, tatlong beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng optimum eye care program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ho sa ating mga mamamayan. Isa lang ho ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan ho dun sa mayaman challenge ko at talagang gusto po akong pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking masasabi. Ha? Marami. Tuloy po ang kaso. Wala pong mababago. Oh,
Thank you.